Hello guys! Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa pag-iipon. Ano ba ang limang katotohanan tungkol sa pag-iipon kung bakit hanggang sa ngayon ay wala ka pa rin ipon? Ating aalamin yan sa videong ito. So hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel na ito, please click the subscribe button para maging updated po kayo sa mga bagong video naming ilalabas tuwing Thursday. Ito ang limang katotohanan na kailangan mong tanggapin kung bakit wala ka pa ring ipon. Ang unang rason kung bakit wala ka pa ring ipon ay dahil hanggang plano ka lang. Dalawang New Year na naman ang dumaan. New Year based sa Gregorian calendar at ang Chinese New Year. Sumulat ka na naman ng mga New Year's resolution mo. At isa na nga dito ay ang pag-iipon. Pero, di ba nung nakaraang taon, isa din ito sa mga New Year's resolution mo ang mag-ipon? Pero, bakit hanggang sa ngayon ay wala ka pa ring ipon? Dahil ang New Year's resolution na ito ay nabaon lamang sa limot. Pagkatapos mong isulat, isinantabi mo lamang. Hanggang plano ka na lang, wala kang ginawang action para ang New Year's resolution mo na ito ay maging makatotohanan gaya ng pag-iipon. Ang pangalawang rason kung bakit hanggang sa ngayon ay wala ka pa ring ipon dahil sa may mga mali kang paniniwala tungkol sa pag-iipon. Oo, kabayan. May mga mali kang paniniwala na kailangan mong baguhin para ikaw ay makapag-ipon. Alam mo ba kung ano ang mga maling paniniwala na ito? Sa tuwing araw ng sahod, ang una nating kinukuha ay yung para sa ating mga expenses, sa ating mga pagkain, pambayad sa bahay, sa ilaw, pamasahe, at iba pa. At ang natitirang pera ay yun na lamang ang inilalagay natin sa ating ipon. Pero alam mo ba na ang paniniwalang yan ay mali? Kung gusto mo talagang makaipon, ang dapat mong gawin tuwing araw ng sahod o kapag mayroong perang dumarating sa iyo ay una mong ibawas ang amount na gusto mong maipon at ang naiwan ay para na lamang sa expenses. Ang pangatlong rason kung bakit hindi tayo nakakaipon ay kulang ang income mo buwan-buwan o maliit ang sahod mo. Pero alalahanin mo kabayan, kung gusto mo talagang makapag-ipon, makakagawa ka ng paraan. Pwede kang mag-part-time job o kaya naman ay mag-business. Hanapin mo lamang kung saan ka magaling. Halimbawa, magaling ka sa pagluluto. Magluto ka at pwede mo itong ibenta sa iyong mga kasamahan. Ika nga, kung gusto ang isang bagay, may paraan. Pero kung ayaw mo ang isang bagay, marami kang dahilan. Pang-apat, hindi ka marunong mag-prioritize ng mga bagay-bagay at inggitero ka. Oo, masakit mang tanggapin, pero yan ang katotohanan. Inggitero ka. Sa tuwing may nakikita kang bago sa iyong kapitbahay, kaibigan, ay naiinggit ka. Gusto mong magkaroon din ito. Kaya naman ang ginagawa mo sa pamamagitan ng credit card, loan, or pangungutang ay nabibili mo ang isang bagay. Hinahayaan mong mabaon ka sa utang basta lamang mahigitan mo kung ano ang mayroon sa iyong kaibigan o kamag-anak. Hindi namang nakakahiya na umulit-ulit ka ng suot ng iyong damit. Ang mas nakakahiya doon ay nabaon ka sa utang at nagtatago ka dahil hindi mo mabayaran ang iyong mga utang. At ang panghuling rason kung bakit hindi ka nakakapag-ipon ay dahil sa wala kang malaking rason o yung tinatawag natin na big why. Hindi mo nakikita na kailangan mong mag-ipon para sa iyong kinabukasan. Dahil nga naman may stable job ka at buwan-buwan ay kumikita ka ng pera. Pero paano kung isang araw ay magbawas ng empleyado ang kumpanyang iyong pinagtatrabahuan at mawalan ka ng trabaho? Paano kung bigla kang magkasakit? Paano kung gusto mong magpakasal pero wala ka pang ipon? Karamihan sa atin, ang nakikitang mabilisang solusyon pagdating sa pera ay ang pangungutang, paglo-loan, o ang pagsaswipe sa credit card. Pero hindi mo ba naiisip na ang malaking interest na ito ay pwede mo na sanang pansimula sa iyong maliit na negosyo? Kaya nga kabayan, kung gusto mo talagang makapag-ipon, nasa iyo ang desisyon. Kung gusto mong matutunan ang steps kung paano makapag-ipon, mayroon akong ilalagay na link sa baba para mapanood mo ito. Yun ang limang rason kung bakit karamihan sa atin ay wala pa rin ipon hanggang sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood.
Hanggang sa muli, ako po pala muli si John. Maraming salamat sa panonood, kabayan. Do you want to improve your financial situation? First step is to educate yourself. Invest time to educate yourself. Pinoy Financial Hub is here to help you. Join Pinoy Financial Hub FB Group. To know more about savings and investment, please subscribe in my channel, Ricky John Galera Dava, or you can add me in Facebook, Ricky John Galera Dava. You can also follow me in my Instagram account, Arjan86. If you want to have an ebook copy of this book, just click or go to bit.ly/freefinancialbook. Maraming salamat sa inyong panonood, kabayan. Sana ay may natutunan kayo.